guys, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko, merong kakilala na masama ang pag-uugali? At masama lang ang pag-uugali niya, kayo lagi ang napagdidisikitahan niya. Kumbaga, kayo ang apple of the eye niya at gusto niyong mangyari ay bumait po siya at hindi na kayo pakikialamanan. Alam niyo po ba ang mga dapat ninyong gawin kapag merong kayong kakilalang ganyan po ang nagaganap? Ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay may kakilalang ganyan. Napakahirap ng mga ganyan, lalo-lalo na kung hindi mo naman inaano yung taong ito at lagi na lamang ikaw ang napag-iinitan. Gusto niyo po ba mga bossing ko na siya po ay bumait at hindi niya na kayo laging pag-iinitan? Ganito lamang po, madali lamang po yan. Basta't kailangan lamang ay may lubos kang paniniwala bago niyo po ito gagawin. Kung kayo po ay may alinlangan, huwag natangkaing gawin. Kasi kailangan po dito ay gumana ang ating law of attraction. Kung ano pong ating iniisip, yan po ay magaganap. Kung ano pong salitain, yan po ay magaganap. At kailangan ay may taos pusong pananalangin para mabilis pong tumalab. Kahit naman po tayo ay nananalangin sa mahal na Panginoon, kailangan po ay taimtim na panalangin para ito ay tumalab. Hindi yung basta na lamang po nating ibinubukas sa ating bibig. Wa-effect po yun. Kasi ako po ay subok na po ang mga ganyang sitwasyon. Yung banti po na basta ko na lamang binukas aking bibig pero hindi nang gagaling sa aking puso ay hindi po riyan natutupad. Kaya minumukahi ko po kayo mga bossing, kung kayo po ay gagawa ng mga ganito, kailangan mula sa inyong kalooban ng panalangin para mabilis tumalab. Ngayon mga bossing, ano po ang mga dapat ninyong gawin? Ganito po, kumuha po kayo ng isang botelya, kumuha po kayo ng mga tatlong pirasong bulak. Maghanap-hanap po kayo ng aking mababanggit, alinman sa meron po kayo doon sa aking mga mababanggit. Halimbawa, kung meron po kayong tinik ng mga kaktus, halimbawa may kaktus kayo dyan sa likuran ng inyong tahanan, huwag lamang sa harapan at lalo-lalo huwag rin sa loob. Yan po ay sumisimbolo ng tinik ng buhay. Ibig sabihin, problema sa buhay. Kaya huwag nyo ipapasok yan sa loob at huwag nyo rin po yung ilalagay sa harapan ng inyong tahanan. Panlikod lamang po kung talagang gustong-gusto nyo po niyan. Yung tinik po niyan ay okay. Pagkatapos po niyan, kung wala ka namang ganyan, rosas, tinik ng rosas, pwede rin po yun. Pero kung wala ka rin ng mga tinik na rosas, pero meron kayong kalamansi na kahaba ng mga tinik, pwedeng-pwede po yan mga bossing. At kung wala po talaga niyan, magtingin-tingin ka sa damuhan dyan sa inyo at baka po merong uray or kaya po ay makahiya. Alam niyo po ba mga ganyan? Yan po, sa may ano po yan, kumbaga eh damo, mga damong ligaw po yan. Yan po ay napakabisa na isasama po natin sa ating pong garapon. Pero doon sa mga nabanggit ko, pipili lamang kayo ng meron po kayo sa inyo. Kumbaga, binigyan ko kayo ng napakaraming option kung ano po meron po kayo dyan sa inyo. At pagkatapos po yan, kung ano man po meron kayo dyan sa inyo, ilagay nyo yan sa botelya na may tatlong pirasong bulak. Kumuha ka po ng isang papel, isulat nyo ng tatlong beses ang tunay na pangalan at ipilido. Tunay pong pangalan. Wala pong talab kapag po mga nickname-nickname lamang. At magsasayang lamang kayo ng inyong effort. Kaya kailangan alam nyo ang tunay na pangalan at ipilido. At pagkatapos ng pagkasulat nyo ng tatlong beses sa papel, tupiin nyo po ito at ilagay sa garapon. At pagkatapos ay ibulong sa garapon ang mga nais ninyong maganap doon sa taong ito na siya po'y bumait na. Kung ano pa ang mga nais pa ninyo, sabihin nyo na dito ng todo-todo. Wala nang patumpik-tumpik pa at huwag po kayong gagamit ng sana. Direct to the point na. Na nakaharap sa sinag ng araw. At kapag tapos po nito, isisigaw nyo yung pinakagusto ninyo na maganap. Halimbawa po eh, magpakabait ka na or kaya bumait ka na. Yung pasigaw po pagtapos sabay tatakluban nyo ang garapon. Pagkatapos po niya mga bossing, yan po ay ilalagay nyo sa mataas na lugar nang walang kahit sino man na makakita. Huwag po nyo itong ipagsasabi. Ang mga gumagawa po ng mga gantong pamamaraan, sikreto lamang po yan at kailangan po ay pagaganahin lamang natin ang talas na ating mga mata, talas na ating pakiramdam at ititikom ang ating bibig at pakikiramdaman natin ang mga maaaring magaganap. Basta't kailangan lamang ay huwag nyo itong ipagsasabi. Kapag po ito ay nalaman ng iba, wa-effect na po yan. Nagsayang lamang kayo ng effort. Kaya kung gusto nyo na tumalab po yan, huwag nyo pong ipagsasabi. Kukontrolin po natin ang ating bibig. Yan po ang ilan sa mga magagandang pamamaraan
na para pagpapabait sa isang tao at para hindi ka na niya pakialamanan. Para rin naman ito sa kanya, sa kanyang pagbabago. Dahil ako po ay isa rin sa nabigyan ng pagbabago sa pamamagitan ng mga ganyang pamamaraan, kung kaya't unti-unting nabago ang aking po rin pag-uugali. Dahil siyempre, wala namang perfecto, talaga namang dumadaan tayo sa ganyan, lalo-lalo na kung ikaw ay maraming problema ang pinagdadaanan, ay laging mainit ang inyong ulo. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa mga ganitong pamamaraan, gawin niyo po ito ng sikreto at may lubos na paniniwala. Mula sa puso po ang panalangin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!